Panginoon, ay darating ang pag-ibig na ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagpaparangal ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa poong. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya'y parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya'y kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy turo. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala
sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, Yaong Haring, humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa, yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa, siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin, hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Panginoon ay darating. Bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito,
at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ang aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makakita ng iyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Minsan po may isang tao na nagsabi, "Ay, hindi mo na ako matuturuan. Matanda na ako. Alam ko na yan." Minsan aminin natin, no, yung ganitong pag-iisip, iniisip natin, "Ay, matanda na ako. Huwag mo akong tuturuan. Alam ko na yan." Yung ganong pag-iisip, nagiging sarado siya na matuto. Di ba? Kasi para sa isip niya, "Ay, alam ko na yan." O iniisip niya, "Matanda na ako. Hindi mo na ako matuturuan. Hindi ko magigets yan." Minsan, yung ganun din pag-iisip, nadadala din natin sa salita ng Diyos. "Ay, alam ko na yung kwento na yan. Ganito ang ending niyan. Paulit-ulit ko nang nabasa yan." Yung ganong pag-iisip, sa totoo lang, nagiging sarado tayo sa salita ng Diyos dahil iniisip natin, "Hindi mo na ako matuturuan. Hindi na ako matututo." Pero, paalala sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo, nagpapasalamat siya sa Ama dahil pinakita niya ang mga bagay na ito sa mga taong hamak. Hindi sa tao marurunong kuno. Pero titignan natin, ang taong lumalago sa karunungan, handang matuto. Diba? Ang taong lumalago sa karunungan, handang patuloy na matuto. Handang patuloy na maturuan. Hindi sarado ang isip. Hindi sarado ang pandinig na, "Eh, ito, nakasanayan ko eh." At ganun ang mabuting balita. Tinuturuan tayo, hinuhubog tayo. Kaya di ba sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, "Pinakita mo sa mga taong hamak na tulad ng mga bata." At ano meron sa isang bata? Handang maturuan. Gustong matuto. Diba ang bata, lagi nagtatanong? Diba ang bata, matanong, minsan nakukulitan ka na sa kakatanong. Pero bakit siya nagtatanong? Hindi para kulitin ka o inisin ka, kundi nagtatanong siya kasi gusto niyang matuto. Gusto niyang maturuan. Kaya unang-una, sana sa buhay natin bilang Kristiyano, handa rin tayong maturuan at matuto sa Diyos. A heart that is open and teachable by God's Word. At hindi ba ang taong handang matuto ay nahuhubog ang buhay? Di ba? Yung taong natututo, nagbabago ang buhay. Natututo. Dahil yung tinuturo sa kanya, nagiging parte ng kanyang buhay. Kaya magandang tignan natin sa ating ebanghelyo, handa ba akong maturuan at matuto sa Panginoon? At ang tinuturo sa akin ng Panginoon, sana handa din ako na isabuhay ito.
Sa araw ding ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Francisco Javier o Saint Francis Xavier, patron ng mga misyonero. Siya'y nagpunta sa iba't ibang bansa para ipahayag ang mabuting balita, ituro ang mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Jesus. Maganda rin para sa atin, no, bilang mga Kristiyano, na tayo din ay tinatawag na maging misyonero. Pero hindi mo kailangan pumunta sa ibang lugar o ibang bansa. Kung nasan ka man, maging misyonero doon. Pwede kang maging misyonero sa bahay mo. Dahil ang dala mo ay mabuting balita ni Jesus. Yari, may apo ka o anak mo. Ituturo habang dinadala mo sa simbahan. Tatanong sa'yo, sino siya? Huwag mong sasabihin, kamaingay. Kukunin ka ni Father. Tapos pagkatapos ng misa, bless kay Father. Kaya ayaw na, takot na sa amin kasi sinabi mo, kukunin ni Father. Kayo talaga. Pero sana, ang bata pa nagtatanong, ay kaya din nating sagutin. Kaya nating turuan. Dahil tayo din bilang Kristiyano ay iniimbitahan ng Diyos hindi lang maging tagapakinig, kundi tagabahagi din ng mabuting balita. Misyonero. Tagabahagi ng mabuting balita ng Panginoong Jesus. Kaya maganda rin, no, sa mga bata, turuan silang magdasal, ipakilala sino si Jesus sa kanila. Lalo na sa mga magulang na naririto, pag mo sabihin, huwag ka maingay, tumahimik ka. Turuan sila sino si Jesus. Akayin sila palapit kay Jesus. Matuto sa mabuting balita, ituro ang mabuting balita. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ng may pagtitiwala sa mapagmahal na pagkalinga ng ating Ama sa langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating itugon, Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga lingkod ng simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig sa Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aruga at pag-alala ng mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak na pagiginhawain kami
kapag nahihirapan kami sa aming pasanin. Loobin mong lagi kaming makasunod sa kanyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita ni si San Francisco Javier tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kanyang masidhing hangad na sagapin ang kapwa. Kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo, kaisa ng kapwa-tao sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ngayon, si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesus Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog
para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement, inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan, lalo na po mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection mamaya December 3, 2024 sa ganap na 7 ng gabi dito sa ating simbahan na may temang mas mabuti ang pagsunod kaysa paghandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito
ay walang iba kundi si Reverend Father Joseph Don Saldivar, formator ng San Carlos Seminary, Makati City. Pakiisa po tayo. Ang lahat po'y naanyayahan, lalo na po ang mga may sakit at may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na December 5, 2024, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Available pa rin po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kay magtungo sa ating Parish Finance Office. Ito po'y nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po ang sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab gaya ng maningas na loobin ni San Francisco para ang kapwa ay maligtas, upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamta namin kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.